response sa News 5 alerts. Aprobado na ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization para sa COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Kinumpirma ito ni FDA Director Eric Domingo at sinabing mas matimbang ang benepisyo ng bakuna kumpara sa potential risks nito. Ang AstraZeneca vaccine ang ikalawang nakakuha ng EUA sa Pilipinas kasunod ng Pfizer. 70% ang efficacy rate nito base sa mga pag-aaral at kailangang ilagay sa 2 degrees Celsius storage. Sinibak naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang Deputy Chief of Staff for Intelligence ng AFP. Ayon kay Lorenzana, ang pagtanggal kay Major General Alex Luna ay dahil sa maling listahang inilabas ng AFP kaugnay ng ilang UP alumni. Doon napangalanan ang 28 individual na sinasabing napatay o naaresto matapos nilang sumali sa New People's Army. Kalaunan ay napatunayang mali-mali ang listahan. Agad namang nagsorry ang AFP matapos magsalita ng mga pinagbintangan. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang po sa news5.com.ph at sa News5 Facebook page. Ako po si Mayan Rosbaños at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. MRT3 General Manager Rodolfo Garcia, nasa intensive care unit matapos magpositibo sa COVID-19. Isa pang opisyal ng train line at 40 personnel, dinapuan din ng virus. Operasyon ng MRT3, nanganganib nga pang masuspindi? GDP growth ng Pilipinas para sa taong 2020 sumadsad sa negative 9.5%, pinakamababa mula pa noong World War II. At Quezon City Government, ipapakontact trace ang lahat ng taong dumagsa sa Wheel Tower na pag-aari ng host na si Willie Revillame kanina. Dumagsang fans, umasang maaabutan ng tulong dahil birthday ng host. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 6 ng gabi.